Ang magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy. At sa YouTube channel at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. And if you haven't yet subscribed to my channel, I just invite you to subscribe to my channel. Just press the red button below so that you could subscribe to my channel. And at the same time, it's all free. Now, also press the notification bell so you will be informed if I have a new one, a new video. Especially in this content that I am going to have. It's all about the speech of former President Rodrigo Roa Duterte. And make some comment, guys. Malaman ko lang po kung ano ang inyong naramdaman sa video ito. And give me a big likes. Okay. Ang aking speech po ngayon, ang aking topic po ngayon ay ang pagsasalita o speech ni President Rodrigo Roa Duterte during the laban kasama ang Bayan Prayer Rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Okay? Okay. Paririnig ko lang sa inyo, laban ho siya sa ginagamit ho nila ang Constitution sa plebisito na pwede nang gawing plebisito at ito ay ginagawa na ng Kamara sa ngayon. Kaya kalimutan nyo na yung ano, kalimutan nyo na yung People's Initiative kasi ito na. Ah, nakakuha na ng sapat na suporta ang mga lower house upang ituloy. Ah, wala na silang pakialam kung ano gawin ng Senado. But this is the time that they should push because we need this for our economic target to be an upper middle income country by next year or up to 2027. Okay, bago matapos ang term ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Kaya ito ay lahat ng paraan na gagawin nila. At itong prayer rally na ginawa nila dyan sa Plaza Luton na it takes about almost a week na extend pa nga eh. Ah, for their assumption na matatapos nila ito with full support of the people, of the 31 million people who voted for President Marcos, failed. Okay, it's a fail and na ano sila, na dismaya because they were not able to gather even 100,000 supporters. Hindi ho nangyari yan. At dismaya rin sila kasi ang balak nila, pupunta sila sa Malacanang upang lusubin ang Malacanang at pababain si Presidente Bongbong Marcos Jr. At ilagay nila si Vice President Sara Duterte for the balance of 4 more years. For 4 years of President Marcos' presidency. And ask for re-election. For re-election. Under the Constitution, allow yan para maging 4 plus 6, 10 years. 10 years of presidency tong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi siya qualified. Because of her qualification, ang ating Department of Education ay nananatiling walang nagagawa upang improve ang ating sistema ng edukasyon dyan sa Pilipinas. Okay? At umaten ho si Vice President Sara Duterte dito rin. Just imagine caretaker ka, attend ka rito. At nagbigay ka pa ng comment, nagpa-interview ka laban sa Presidente Bongbong Marcos Jr. Anong kawalanghiyaan niyang ginagawa mo, Vice President Sara Duterte? Wala ka sa kalingkingan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. when it comes to leadership quality. Okay? Ito, pakinggan natin kung paano magmura itong Presidente Digong Duterte. Ha? Yan ba gusto nyo? Nagmumura? Paano yung mga kabataan? Okay? Ito. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin mo nitong mga putang ina. Naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision. Edukasyon, papasukin natin yung mga lahat na, Princeton, kung ano yung
ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala na, wala. Putang ina, kawala-walang pinta. Paulit-ulit, pagmamura. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, ginamit nila ko yung prayer rally sa politika. Wala akong dasal. Prayer rally, walang dasal. At mismayado sila. Ang lahat o ay nagbigay ng speech. Yung mga, yung sa nakikita ko dito sa mga video, ay si Robin Padilla ay nagbigay din ng speech. Si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, yan o, ang mga nagbigay ng speech. Si Attorney Panelo, nandyan din o. Nakita ko, nasa tabi. At naku, marami pa. Pero dismayado sila. Despite of all these speeches, hindi o nila nakuha ang 31 million people in order for them to storm Malacanang and ask President Bongbong Marcos Jr. to step down and immediately to install Vice President Sara Duterte. Kaya mismo si Sara Duterte umatid ka lang hindi nagbigay ng speech at nagpa-interview lang. Binatikos niya sa kanyang interview ang kanyang boss na si President Bongbong Marcos Jr. who installed her to be the caretaker in all his foreign trips. Napakawalang niya, di ba? Napakawalang niya. Pinagkatiwalaan ka ng iyong boss, ibinigay sa iyo ang pagiging caretaker. Hindi katulad nung kay Digong Duterte na hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Vice President Leni Robredo to take over. Nung siya ay bumisita sa China, sa Russia, and I think in Japan too. Tatlo lang ho naging biyahe ni Rodrigo Roa Duterte noon. Tatlo lang ho. At hindi siya makalis-alis. Ewan ko kung bakit hindi siya makalis. At kasi inaway niya ang buong mundo, European Union, Amerika, United Kingdom. Nako, ang dami ho niyang inaway. Kaya yung mga opportunity, business opportunity, ay walang magtiwala sa ating, kaya ganyan ang ginagawa ng ating presidente upang magtiwala ang ating mga kaibigan, bansa, upang mamuhunan, dyan sa Pilipinas. So, I hope that na at least kahit papano ay naipaliwanag ko sa inyo kung bakit ba ang kagustuhan ng mga Duterte na mga pro-China ay hindi, ay wala silang tigil upang pabaksakin ang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Isipin nyo na wala yung kanilang pagtatanggol kay Apollo Quiboloy at ito ay ginamit nila sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi para suportahan si Apollo Quiboloy. Kaya siguro, hindi natuloy ang kanilang pagpunta sa Malacanang kasi ay talagang politika ang kanilang ginamit at hindi para ipagtanggol si Apollo Quiboloy. Sorry ka na lang, Pastor, hindi ka pinagtanggol ng mga Duterte. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.